Ayun guys, nandito ako ngayon sa Sumag. It's almost 2 months akong hindi nakaparito. Lago ng aking kalamansian. Ay uuwi din ako ngayon mamaya. Hindi rin makakapagtrabaho ng todo-todo kasi half day na lang ang aking magiging trabaho ngayon. Kakain lang ng tanghalian and then punta na ako dun sa kalamansian. So, yan, nag-change outfit na muna ako. So, 11:50 pa lang naman. So, ito, nakamahaba na ako. Para ready to init. The weather is good today. So, it's a sunny day. Minit pa naman. Kakakain ko lang pati. So, it wait lang magpahinlag and tuloyin akong tatabas man lang din sa aking kalamansian. Kakaawa. So it's almost 2 months na hindi ako nakasaka. May mga inasikaso ako sa bayan kaya ako hindi nakasaka ng Sabado at Linggo. Yun. Yun lang. Oh, itong very sad naman. Maring aking isang puno ng kalamansi na nasa may likod ng bahay ng kapatid ko dati. Ay, yan. Nakukubkuban na naman ito. Mga damo. So, nakakalungkot. Linisan ko muna. So, guys, nalilinisan ko na ng kaunti. Ayan, sobrang kubkob. Yeah. Mamaya malinis na 'to. Daming bunga ng mga hinog na kalamansi. So, katulad nito, oh. Yan. And ito pa. Hinog na siya. So, talagang napabayaan ko na naman ito. Ito pa. Mamaya kikita na 'yan. Wait lang. Yan. Almost, wala nang kubkub na dahon na mga cover crop. So, puputihin ko naman na itong mga madidilaw na ito. Ayan. Ayan. Ito na yung aking naputi na kalamansi. Siguro may 1 kilo din ito lampas kasi ay malalaki naman siya. At, kaya lang talagang hinug na. Lagay ko lang sa nandito ako ngayon sa bundok din sa kalamansi ang napakadamo napaka kubkub na kubkub. Ang hirap na naman maglinis na rin mag solo. So I need the helper. So yung akin na mga anak ay nandun sa baba. So naiinitan pa. So ako naman ngayon ay nasa ilalim ng puno ng ito, kalamansian. At it's already ano lang naman 12:30. Oras na ba? Teka, hinang pa lang. 12:48 in the afternoon. So mas
tingkad pa naman. So, ang daming putuli ng mga sanga ng aking puno. Katulad ito ngayon, oh. So, ito ay nabagina na. Ito, yan. So, may bunga na. Ito yung matandang kalamansi na tinanim pa ng aking nanay at tatay. Nagpapahinga lang ako dito kasi ay yan, may bunga rin siya, mga dilaw na rin, katulad din ng aking na puti doon sa una kong tinabas na kalamansing puno. At ito yan, dumugtong yung kalamansi, yung bagin dito, papunta siya sa taas. Madaming bunga itong punong ito. Yung iba kasi ay malalaki na at pwede nang putihin. Dahil nga almost 2 months akong hindi nakapunta rito. So, ang daming bagin na nakasabit. Ito. So, yan. I need to cut it and clean it again. So, may mga bunga siyang maliliit din. So, kung ito ay tabas at malinis at walang nakakasagabal sa kanila, siguro sobrang dami ng ibinulaklak nila. At nalagyan ko pati ito ng fertilizer. Yan. Yan. Ito na yung aking naputi kanina sa kalamansian. So, madidilaw na. Konti lang to. Teka, ano ko? Yan. Ay, ano pala, basa. So, yan. Kailangan to matuyo para madidilaw na nga. Ano pa? mamamasa pa. So, nakakahiyang ibenta, pero sa mga bahay-bahay na lang ito ibebenta. Yan. Tutuyuin. Para, kasi maalon kanina pag uwi namin. Kakatakot di ko na binidyo yung namin. So, wow, nakakahiyang ibenta sa tindahan talaga. Kasi pulusinog na. Ayan. Yan lang. Mura na yan. So, kahit pa paano, mayroon pa rin pumasok na benta. Mamamasak-masak pa.